You know, musta? Wait lang, Peg. Teka lang. Aras yung mga pigs. Excuse me muna, mga pigs. Bubuksan lang natin yung bago nating keyboard. Oops. So, mayroon tayong bagong keyboard dito. Pero bago tayo mag... Bago tayo pumunta doon. Oops. Feeling ko medyo maayos-ayos. Yata. Oops. So, bago tayo pumunta dito, may dalawang keyboard na... Bukod dito, mayroon pang dalawang keyboard na na-cancel yung order ko. Kasi... out of stock. So medyo patok sana yung keyboard na yun, pero antayin na lang natin pag nagkaroon sila ng stock. Anyway, so dito muna tayo. Well, okay din naman to. Nakapag-test na tayo ng ganitong keyboard before, pero so ito, wake up. Yun yung box. Oops. Okay. Meta 68. Parang familiar. Parang nakapagbukas na yata tayo nito. Pero yan yung itsura. Okay. Parang, hindi, baka katunog lang. Iba nga, iba. Alam ko kasi meron eh, yung coffee, alam ko yung coffee yun eh, parang Meta 68 din yun eh. Yung failure, pero since ito, wake up, check natin. Okay, so, wake up, mechanical keyboard, Meta 68, hot, okay. So, nakalagay naman dyan, hot swappable, pero 3 pins. Taas, wala naman gilid, wala, ayan. So, likod, wala rin. Very basic. Tapos, meron nakalagay na dito yung Meta Minor. Bakit? Okay. Open natin. So, tulad nga na nasabi ko. Di ko alam kung ba't na-cancel yung yung dalawang orders nun. Yung place ko yung order nun, mayroon pa siyang available. Pero, inoferan niya ako ng ibang kulay. Sabi ko, ayoko. Tapos, yung isa naman, basta, dadating din naman yun, pero for now. So, going back sa keyboard na to, parang malinaw na, no? Parang nakuha na natin yung tansya ng ilaw ng camera natin. Mukhang okay na. All goods. Okay, so, going back dito, syempre yung keyboard, mamaya na to. Yan. Tapos, meron kang kasamang... USB-A, USB-C, white na kable, tapos meron extra, no? May extra switch. So, keycap puller, at saka transparent na na keycap puller. Okay, yan. So, transparent. Cute yung datingan nito. Tapos, ito yung... Ang hirap kasi gumamit ng ganito, no? Ayun, no? Focus ba? Parang hindi nagpo-focus. Okay, hindi nagpo-focus. Kailangan natin iset yun sa camera natin. Pero, different story na yun. So, anong tatak nito? Content? Huh? Ayun, no? Content, di ba? Ayun, no? Nakalagay. Linaw pa, oh. Oh. Content! Soundcheck. Medyo weird. Okay, so may dalawang extra switch na ang pangalan ay content. Okay. So, balikan natin yan dyan, yung kable. Tapos, meron kang kasamang manual na hindi natin magagamit kasi Chinese. Ay, hindi pala, mukha lang Chinese. Ito yung sa likod, pero ito yung sa baba. Pero yan, English naman. So, F1, print screen. Okay. So, punta na tayo sa keyboard. Hindi ko matandaan kung magkano bili natin dito, pero 1,000 plus yata. Pero, punin natin yung cellphone naman. Sa may cellphone ko. Surprise na lang. Check muna natin kung worth it, or kung nasa tamang presyo ba siya. So, ito yung keyboard. Soundcheck na agad tayo. Soundcheck. Uy! Kalubog, min. Nakalubog! Okay na. Nag-i-stock. Sira pa yata yung stubs.
Kung sira yata yung stubs. Pero balik na rin. Sira. Sira ang amin, sira. Ayun no. Kita nyo. Mm. Ayun no. Diba? Oh. Oh. Hindi ko makakagat, min. Kasi may stubs ito. Hindi ko makakagat ito eh. Dito, try ko lang dapat yung ano. Pero... ayaw. Sira. Sira, sira, sira. Anyway, since nandito na naman to, so ituloy na rin natin. So nakita niyo na naman nakalagay yung content na switch, pare-parehas 'yan. Tapos sira, min, bakit? Wait lang. Oh, sige. Sabihin na natin hindi siya sira. check natin sound check. Pwede ko naman kasi palitan 'to pero medyo hassle. Okay. Okay lang, hindi naman siya ganoon kapangit. I mean, hindi naman siya pangit talaga yung word. Hindi naman siya ano. Wait, open na nga natin 'to. Ano yung ilalim? Okay, so yung ilalim, solid na plastic. Ito, to. Ayun. Solid na plastic kaya yung tunog. Ayun oh. Rinig niyo? Feeling ko rinig kasi pumapalo yung ano, yung volume eh. Ayun. Okay, so may ilaw, ano eh. Okay ba tong ganito? Parang tigas eh. Okay naman yung build quality niya. Tapos ito pa, sige, since tumalo na tayo dun. Dahil na pa sound check tayo bigla, balik tayo muna dun sa check natin yung taas, ay yung itsura ng taas, upper left, which is yung C50. 50 huwag naman. Huwag naman ang tumawal, sinilabi mo dyan. Total, labas kayo ng labas. O, yan si Letlet Buletlet. I-review na ba natin si Letlet Buletlet? Naghahabol, naglalaro pa dito. So, going back. Daming commercial. Upper left yung ano natin, yung USB Type-C. Gilid may pailaw, may LED light. Ito yung may pangalan nila, yung Wacav. Pero sa ilalim, napansin ko agad, but Ivory Tower nakalagay dito. Di ko sure, pero ayan, Ivory Tower 68 keys, mechanical keyboard, pero brand Wacav. Ewan ko, siguro Ivory Tower yung ano, yung tawag nila. So ganyan yung magiging itsura niyan. Yan. Ito, to. Okay yung dito na part. Yung stubs niya dito. Dito naglalaki oh. Nag-okay na siya. Okay, so nag-okay. Ano yung nag-stuck, di ba? So yun. Oh, well, okay na siya ngayon, pero... okay. So yung mga ganito, hindi na natin tulad nga na sinasabi ko sa mga dati nating nire-review, lalo na yung mga ganitong keyboard na wired keyboard. Malamang meron naman siyang software, pero malamang may mga firmware siya, pero yung sa software, hindi ko sure. Kung meron man, pwede niyo naman bisitahin yung website nila, diretso na lang kayo sa site nila, which is ito is Wacav. Wacav, alam ko medyo mahirapan ako sa driver, kaya ang ginawa ko doon sa dot, yung sa isa, yung sa color orange natin na Wacav, nandun eh. Kinuha ko sa seller, so nag-send sila ng zip file, pero ito, since wired naman siya, as is where is na to. Yan. Ngayon, siguro yung tanong, yung presyo, tingin ko pag lumagpas to ng ano, ng mga 1-2, pag lumagpas to ng 1-2, medyo hindi sulit sa akin to. So, check natin. Pero anyway, ayun nga, may first level, second level. Okay, so ito rin.
Okay, so basic keyboard din, no? I mean, pwede na siya, pero check natin anong pailaw nito. Okay, so, well, ewan ko nakita niyo, pero yun yung may ilaw. Oops. Ayun, no? So, mukhang buo yung ano, ilaw. So, price check tayo, kunin ko yung cellphone, wait lang. Okay, so, price pag tumatayo mo, nagsusunuran eh, yes. Ayun ko nakita niyo yun. Ayun, natatata yung mga sa likod. Ayun, no? Oh. So, price check tayo. Magkano to? Wake up. Completed. Shit, medyo mahal. Talaga ba? Ayun, no? So, Wake up Meta 68. 65 keys. Actually, presyo niya talaga is 1379. Naging 1159 dahil sa mga hindi ko masyado ganyan yung tsura niya. Ayun, oops, parang di siya sa parang di siya sulit sa akin. Seared tapos generic na keycaps, generic na switches, parang medyo mahal siya sa akin. Mas maganda, mas okay pa rin yung mga Garuda, yung mga RK. Ewan ko, sa akin ha, sa akin baka, pero kanya-kanya naman tayo, pero sa akin medyo parang medyo mahal tong keyboard na to. Anyway, pero yan, ayun yung Wake Up 68 na ivory tower yung likod. So, ayun, dito na natin tatapusin yung video. Di ako nalusulitan sa kanya, pero maganda naman sa kanya, in fairness. Sa presyong yun, siya lang yung bukod tanging, hindi natin nabanggit kanina, siya lang yung bukod tanging may nab. Eh, to, yan. Ayun. Yung knob na ikot, which is yung malamang sa volume, and kung customizable to na sa website nila yung driver, pwede naman yun mag-adjust. Pero kasi yung knob niya is, ito yung basic knob. Hindi nakikita masyado kasi maano yung ilaw eh. Yan, basic knob, tapos meron kang extra keys na pwede mong i-define or pwede mong set. Malamang meron tong driver, pero... So, yan, kung naghahanap kayo ng driver, siguro ko ilalagay ko na lang yung link sa baba. Pero kung hindi man, pwede nga, pwede niyo naman i-check yun sa website mismo ng Wake Up. Nandun naman yun. So, okay. So, yan, Wake Up A68 mechanical keyboard. So. Okay? So, dito na natin tatapusin and bye-bye and babu. Kasi may nakakahulan na mas ilalim. Sige na, bye-bye.